Ang topic natin for today ay ototoxic drugs o yung mga gamot na nakakakos ng paghina ng pandinig. What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel that dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, at syempre yung paggamit ng hearing aids, hearing implants, at practical application ng mga speech therapy techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli at maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros Yusinumboy, sa akong clinical audiologist at as well as your hearing loss educator na nagbo-voluntar yung gawin ang paglalahad ng informasyon sa inyo para maintindihan nyo palalo kung anong nangyayari sa inyong tenga. At syempre, para mag-spread ng awareness sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, at makalikom ng 1,000,000 subscriber at makatulong sa ating kapwa. Kaya bago tayo mag-umpisa, please hit that subscribe button, hit that notification bell, share this video, pa-watch party na kayo kung pupwede, and so on and so forth. So, let's get started. Ang ating topic for today is ang tinatawag nating ototoxic drugs o yung mga gamot na nakaka-apekto sa ating pandinig. Alright, so para maintindihan natin lalo ang ating tenga, kailangan nating magkaroon ng recap. Ang ating tenga ay binubuo ng tatlong parte, ang ating outer ear, ang ating middle ear, at ang ating inner ear. Dahil ang topic natin for today is ototoxic drugs, kadalasan umiinom tayo ng gamot, nagiging systemic siya. Ang naaapektuhan ng madalas pag naka-ingest tayo ng ototoxic drugs ay syempre ang ating main hearing organ, okay? Which is ang ating cochlea at ang ating semicircular canal. Parte sila ng ating inner ear. Yung cochlea, siya ang ating hearing organ. Yung ating semicircular canal, siya ang ating balance organ. Okay? Minsan sa buhay natin, meron tayong mga insidente na kung saan ay magkakaroon tayo ng sakit. Okay? Na kailangan nating uminom ng gamot. Kadalasan, kung gaano kalala yung sakit, ganun din kalala yung epekto ng gamot na yun sa ating mga tenga. Okay? Let's say for example, uminom kayo ng gamot. At sa pag-inom nyo ng gamot, nakarinig kayo ng pag-ugong ng inyong tenga, paghina ng inyong pandinig, at pagkakaroon ng problema sa inyong balanse, ang tinatawag sa gamot na to ay ototoxic drugs. Okay? O yung mga gamot na masama sa pandinig. Ayon sa ating pagsasaliksik, merong mga 200 na gamot ang nakakakos na paghina ng pandinig at pagkakaroon ng problema sa balanse. Dahil nga, ang nasisirang part ay ang ating mga sensory cells sa ating inner ear. Ano ba ang epekto ng ototoxic drugs? Tulad nga na nabanggit natin, since nasisira ang sensory cells sa loob ng ating cochlea at ng ating labyrinth or ng ating semicircular canal, ang epekto niya is, syempre, magkakaroon tayong paghina ng pandinig at problema sa balanse. Pag nagkaroon tayo ng problema sa ating pandinig, magkakaroon tayo ng communication barrier dahil nga hindi natin naririnig ang ating kausap, magkakaroon ng miscommunication. Pagdating naman sa problema sa balanse, since merong kayong balance issue, madalas kayong may hilo o minsan masama ang inyong pakiramdam, kung palaging nangyayari sa inyo to, ang siste is, syempre yung kwalidad ng buhay nyo, yung quality ng life nyo, hindi na katulad ng dati. Ano-ano ba yung mga gamot na nakakakos ng hearing loss o yung balance problem? Yung mga gamot na to ay kadalasan ang effect ng ototoxicity ay permanente. Meaning, wala na tayong magagawa at malalaman natin na patuloy na paghina ng paghina ang ating pandinig. Itong mga gamot na to ay ang mga sumusunod. Aminoglycosides, halimbawa, gentamicin, o yung mga antibiotics na may mycin sa dulo. Okay? Minsan, o dun sa mga, lalo na sa Pilipinas, common to eh, yung mga gamot for tuberculosis. Yan.
kadalasan yan yung mga pag iniinom natin, may effect siya sa ating pandinig. Meron din yung mga gamot na tinatawag nating mga chemotherapy drugs. Okay, lalo na yung mga ano ba yun? Crisplatin pala. Lahat ng may mga platin sa dulo, yun masama rin sa pandinig. Kaya kadalasan yung mga nagki-chemotherapy, nagsusuka sila dahil nga meron siyang effect sa ating balance organ. Okay. Meron din tayong mga phototoxic drugs na maaaring magbigay muna siya ng temporary hearing loss. At pag hininto mo yung pag-iinom ng gamot na yun, eh babalik yung ating pandinig. Okay, ito yung mga tinatawag nating mga gamot sa puso tulad ng mga aspirin, mga diuretic loop ng mga gamot. Subalit tulad nga na nabanggit natin, dahil nga minsan yung mga ginagamot natin ay malalang karamdaman o kailangan nating i-maintain yung gamot na yun, kadalasan yung temporary loss na yun ay nagiging permanente. Tinatawag na nating sensory neural hearing loss. Ang ototoxicity or yung hearing loss dahil sa ototoxicity ay kinoconsidered na sensory neural hearing loss. Pag sinabing sensory neural hearing loss, ito ay permanente. Right? Pag sinabing permanente, ang gamot na po pwede lang makagamot dito ay hearing aids. Kung hindi naman magagamot ng hearing aids, lalagyan natin ng cochlear implant. Paano ba natin maproprotekta ng ating mga sarili sa paghina ng pandinig dahil sa ototoxic drugs? Tulad nga na nabanggit ko, wala pang pagsasaliksik kung paano maproprotekta ng sarili. Marahil ang dapat nating gawin ay magkaroon tayo ng self-awareness. Kung pananatilihin nating malusog ang ating pangangatawan, maiiwasan natin magkakaroon ng impeksyon ng malalang karamdaman. At syempre, yung pagkakaroon ng sakit sa puso, sakit sa bato, yung cancer, maiiwasan natin yun. And therefore, maiiwasan natin yung mga ototoxic drugs. Subalit, dun sa mga taong nagkaroon na ng galitong karamdaman, ang dapat natin gawin is, bago tayo mag-undergo ng gamutan, kumonsulta kayo sa inyong audiologist para ma-monitor ang inyong hearing. At habang iniinom nyo na yung gamot, kailangan pa rin nyong kontakin ang inyong audiologist para magkaroon ng regular na hearing test. At kung sakali man napansin nyo na lumala ang inyong hearing loss, maaari nyong kausapin ang inyong medical practitioner para ma-strategize kung paano ba magiging frequency o yung dalas na pag-inom ng gamot. Tataasan ba yung dosage, bababaan ba yung dosage, o dadamihan ba yung inom o babawasan yung inom, para hindi gaanong lumala ang inyong hearing loss. I hope you learned something new today. This is again your Sir Ero saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By subscribing, hitting that notification bell. At syempre, iiwasan yung uminom ng gamot na walang prescription ng doktor. Kung over-the-counter man siya, maging vigilant. Tignan maigi ang kanyang side effects bago uminom. Hanggang sa muli, paalam, bye!